Hi everyone, kamusta kayo? At ngayon, kamusta na ba yung ating indoor pond setup after ilang weeks na ba to? Parang mga sambo na yata ito, no? So guys, makikita nyo guys na very established naman yung ating indoor pond. Hindi pa ako nag-water change nito. Nagdadagdag lang ako kasi iniinuman ng mga aso namin to. Kaya nauubos yung laman. Pero makikita nyo guys na yun nga, yung mga halaman dito nauubos din kasi yung mga floating, kinakain ng aso. So mapakakulit na, hindi ko sila mapigilan, hindi ko naman sila lagi nababantayan. So yan, medyo nakalbo sila, pero in-stay ko na lang siya na ganito. Okay naman siya. So napansin ko dito guys na yung mga nilagay kong swordtail, mabilis lumaki. Mas naunahan nila lumaki yung nasa aquarium. Ibig sabihin na yung ecosystem or itong pond na to is talagang gusto nila. Once kasi yung isda ay gustong-gusto yung lugar niya, very healthy, hindi sila na-stress, at saka yung tubig ay malinis, full of beneficial bacterias, and also napakain sila ng tama, mabilis silang lumalaki. Diba? Kahit ano namang buhay na organismo eh. Ganun, pag maayos yung environment niya, magiging healthy, saka magiging mabilis silang dadami, saka lalaki. So, ibig sabihin, we can already conclude that this pond is a success. Diba? Ayos yun. So, yung halaman na to guys, oh, buhay na buhay siya kahit ito lang yung LED light natin. Ang hindi lang masyadong nabuhay dito, ito. Medyo nalanta siya. Pero yung isa, buhay na buhay din naman. Saka itong mga potus plant. So, I guess hindi talaga to pwede sa indoor masyado. Kailangan niya yung meron siyang sunlight talaga. Pero the rest of these plants naman are pwede sa indoor kahit hindi masyadong maliwanag yung ilaw, is nabubuhay sila. And lalo na itong halaman na ito. Yan. Very good siya sa indoor. Buhay na buhay yung halaman. At walang nalanta sa dahon niya. And kung paano ko siya linagay dito, dire-diretso ng ganun yung paglago ng kanyang dahon. And also guys, yung mga apple snails natin dito ay, yun, malalaki na sila. And they did their part. They do their part sa ecosystem ng ano na to, ng ating tub pond na to, basin pond, kung ano man tawag natin dito, dahil actually sila yung kumakain ng mga tirang pagkain, sila yung nagbabalance ng tubig para hindi mag-cause ng ammonia spike. And also yung mga halaman na to, they play a very big role sa pond na to. Actually guys, pag meron kayong maraming halaman sa pond, hindi nyo na poproblemahin maglagay ng pump o kaya ng mga air pump or submersible pump. Naglagay lang ako nito for design. Ayan. Kasi meron akong extra pump. Pero kung wala naman, okay lang din. Pwede rin namang walang pump dahil nga marami siyang halaman. So okay, kung gusto nyo gumawa ng ganitong pond sa loob ng inyong bahay, ayan, huwag kayong mangambang magkaroon ng lamok sa bahay nyo dahil hindi pwedeng magkalamok do dahil maraming isda. Siguradong kakainin agad ng isda yung mga larvae ng mosquito. Imposibleng may makatakas doon. Lalo na kung maraming isda yung inyong pond. So that's it. This is for my update sa aking ginawang indoor pond. So upload ko sa aking YouTube channel. Pwede nyong panoorin yung mga naunang uploads ko kung paano ko to ginawa. Pwede nyong gayahin, pwede nyong sundan. Ayan. At hopefully, makaproduce din kayo ng sarili nyong indoor pond na yan, para sa loob ng kwarto ninyo is yan, may nature. Actually, itong mga halaman na to, they also helps provide oxygen inside your room. Diba? So, palagay ko, malaki rin yung epekto dito sa room pag meron kang mga halaman sa loob ng kwarto mo. Diba? See? So, that's it for our video. Bye-bye. Peace out.